Mainit na issue sa DZRH kaninang alas 6 ng umaga. Doble effort ngayon ang Philippine National Police sa patuloy na manhunt operation sa umano'y drug lord na si Peter Lim. Matapos silang mabigo sa pagtunton sa drug suspect. Matapos kasi makatanggap ng intel report na nasa Cebu si Lim, agad nagkasanang operasyon ng mga pulis. Pero sa kasamaang palad, bokya sila o hindi nila ito nadatnan sa abon ng mga bahay na pinagtataguan ng negosyante. Para sa karagdagang detalye, tutukan sa report ni Christian Manyo. Nabigo ang Cebu City Police Office na maihain ang arrest warrant at maaresto ang di umano'y drug lord na si Peter Lim. Nabokya ang Cebu City PNP ng mabigong maisilbi ang warrant of arrest laban sa negosyanteng Chinese na si Lim sa kanyang bahay sa Barangay Mabolo at Barangay Banilad sa lungsod. Ayon sa kanyang mga kasambahay, matagal na di umano hindi umuwi si Lim at hindi rin anya nila alam kung nasaan ito. Bunsod ito ng nilabas na kautusan ng Makati Regional Trial Court Branch 65 Judge Gina Babat Palamos noong Agosto 14. Napatunayan ng korte na may probable cause laban kina Peter Lim, Kerwin Espinosa, Marcelo Adorco at Ruel Malindangan para litisin sa kasong conspiracy to trade illegal drugs provision ng RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act. Matatanda ang naglabas din ng hold departure order ang nasabing korte noong Agosto 17 upang mapigilan si Lim na makapuslit ng bansa. Tinakda naman ng korte ang arraignment ng mga akusado sa Agosto 28. Ayon naman sa text message na ipinadala ni PNP PIO Head Senior Superintendent Benigno Durana, nag-deploy na ang PNP at NBI ng tracker team para sa agarang pagkahuli ni Lim. Ngunit walang itinakdang timeline ang PNP sa pagtugis sa di umano'y drug lord. Dagdag pa ni Durana, walang records na nakaalis na si Lim ng bansa. Si Lim ay pinangalanan ni President Rodrigo Duterte noong 2016 na di umano'y isa sa malalaking drug dealer sa bansa. Ngunit itinanggi ito ng negosyante. Para sa DZRH Network News, Christian Manyo, naglilingkod sa pagbabalita. Para updated ka sa mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mag-subscribe sa DZRH News Television YouTube channel. Mag-like, share, comment at iring ang bell para araw-araw updated ka.